Bakit ka naapektuhan wherein yung Highland crops, iba yung market nila eh. It's more the traditional market sila eh. Mm-hmm. Going to the bagsakan, mm-hmm. bibilhin ng mga institutional buyers from the bagsakan. Mm-hmm. Yun yung market nila eh. Mm-hmm. Pero you said kanina, ang market mo direct to your customers. Mm-hmm. Paano yun? Ba't ka naapektuhan in terms of pricing? Eh, may sarili ka namang market. Kasi lettuce is still lettuce. Kahit sabihin mong premium yan, kahit na anong pakilala mo pa dyan, lalo na yung mga institutional buyers, hindi na masyado nagmamatter yung ano, yung... It doesn't matter to them. Walang, unless... Paano mo grinow? Yes. Wala. Oh, lettuce is lettuce, yes, nga, so, sabi niyo. Lettuce pa rin yan. Uh-oh. So, syempre, nag-ano rin sila katulad namin na presyo. So, pibili talaga sila na mas mura. Pero meron, dumadami na rin yung mga customers na nakaka-recognize ng what is a, kunwari, ganitong klaseng lettuce, freezy sa Lanova. So, medyo mahirap siyang hanapin sa market. Mm-hmm. So, na-recognize na nila yan. So, yun yung binibili. Kahit naman na, ano, naapektuhan kami ng bagyo. Mm-hmm. Hindi, ng bagyo. Ng bagyo. Ng bagyo. Hindi naman kami totally talaga na zero. Still, marami pa rin naman bumibili. Mm-mm. Marami pa rin naman bumibili. Doon sa, ano sir, sa level mo, are you the biggest? Biggest? Right now? Right now? Mga hydroponics? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. We are a few weeks away sa ating Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. At ang highlight ng ating event ay ang business-to-business matching. Kaya don't miss this chance na makilala ang ating mga special guest speakers, ating mga resource persons, mga subscribers, farm owners, business owners, mga mahilig sa farming, at mga gustong mag-start ng agribusiness. Secure your slots now and get a chance to win a trip to Hong Kong and Guangdong, China. Courtesy of Book and Go Travel and Tour Services. Strictly no walk-in, August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava, Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following: Romsol by Rumen Nutrition Solution, Pampanga's Best, Mega Prime Foods, Godel by JCG Marketing Group, Sandoval Best Farm Fruits, Razones by Glenn, Don Ricardo's Lechon, Agrimac Philippines, Allied Botanical Corporation, Tate Aquafeeds. Ito naman, Kale. Ooh. Kale tsaka parsley and mint. Mint. Ito mint ng Rijkswan to eh. Mint ng Rijkswan. Kaka-harvest lang din, kaya kalbo. Ano siya, medyo iba yung pagka-mint niya kumpara nung kanina. Ah, para mas strong to. Mas strong siya. Parsley. Parsley. Medyo i-modify na namin to. Kasi mabagal ang parsley. Pero ano siya? Kahit 1 year yata yan, Doc? 2 years? Mm-hmm. Matagal. Kahit din yung kale, matagal. Matagal. Umabot nga ng ganito kataas yan eh. Oh, productive pa rin?
Yes, dahon lang naman siya. Ang problema sa ano, problema sa kale is masyado siyang ano, attractive sa insect. Sa insect. Talagang dudumugin ka talaga ng ano, ng whitefly. Okay. Sino nag-build ng mga ano? Ang una nag-build ng ano, si Green Gold ito. Then ang sumunod si Netafields. Ah, siya si na. Alex. So ito yung control room namin sa Letus. Meron kami mga ano diyan, improvised na chillers. Mm-hmm. Actually mga ano yan, air condition unit siya na kinonvert lang sa chillers. Uh-huh. Hindi siya talaga originally as chillers. Anong ideal size para productive yung ganitong business? Productive? Para kumita ka talaga? Kumita? I think any size naman. Any size naman na pwede kang ano, kumita. Mm-hmm. Yung seryosong negosyo sa'yo? Hindi yung seryoso. Ano lang, backyard hobby na kumita, gano'n. Hindi. Yung talagang negosyo. I think ganito kalaki. Ganito kalaki. Ganito, I think sufficient siya. For lettuce, ha? Oo. For lettuce only. Yung the whole facility mo, dapat lettuce lang lahat yan. Then it's productive na yan. Kumikita yeah, na yan. Yes. Tsaka, mag, ano, marami rin mga, mga napapanood, yung mga experience. Mm-hmm. Dapat talaga ano malaki. Siguro mga dalawang ganito. Wow. Mga dalawang ganito. This is ano in terms of square meters, yung land area ng mga greenhouses, yung mga shade houses. Nasa 2,000 square meter. 2,000. Una ang ano namin, ito lang ang lettuce namin eh. Itong greenhouse na to, mm. Yung first part lang yung sa may poste na yun, yun lang ang lettuce namin. Okay. Sumunod doon, tinamnan namin ng kamatis, tinamnan namin ng cucumber. Mm-hmm. So yun ang goal namin talaga. Yun ang goal ko. Goal ko na ano, na gusto ko magkaroon ng ano ng iba pa bukod sa lettuce. Kasi somehow medyo na ano na rin namin yung ano, na sanay na kami sa lettuce. Gusto ko naman ng iba. Mm-hmm. Na ano, marami rin naghahanap ng mga customers, lalo na yung mga ano yung mga institution. Mm-hmm. Meron silang bibigay sa mga listahan, meron ka bang ganito? Wala, lettuce ang pumabigay ko eh. So kumbaga parang nakaka-disappoint on our part na sana meron tayong ganyan. Hinahanap ka tapos wala kang bibigay. Kasi kailangan namin ng ganito, ano eh, 20 kilos, ano eh. 20 kilos 3 times a week eh. So para mag-iisip-isip ko, sayang, sana meron kaming ganun. Totoo naman yan, yung ganong requirement niya. Totoo. Kasi, okay. Big company siya. Okay. So, then, nagsusupply na rin naman kami ngayon sa kanya ng lettuce. Lettuce lang. Pero yung mga iba sana, yung tuwala ng cherry tomatoes, yung mga iba pang mga requirement, mga bell peppers, cherry tomatoes, aubergine, cucumbers, wala. Tapos yung mga iba pang mga herbs. Isang na-observe ko, sir, dun sa ano, sa Vietnam. And even doon sa Thailand nung ano yung bed nila na ano parang movable. Yes. Pwede mo pagdikitin. Mm-hmm. Kung dadaan ka pwede mong paghiwalayin. Yes. Mm-hmm. Ideally dapat ganun eh. Kaso nga lang nauna na na-set up bago ko natutunan eh. Mga ganun. So very costly yung ano eh, yung pag-modify. Oo. Kaya hinayaan ko na lang. For the ano na lang, next building na lang yan. Yes. Sometimes, nag-iisip kami ng mga modification. Tulad nito, kami yung mga nag-iisip ng mga ganito, lalagyan namin na styro. Kasi during summer, napaka-init ng ano talaga dito sa, ano, sa... Dito sa metal. Actually, PVC siya. PVC. Mm-hmm.
So pati yung ano, pati yung water na umiikot sa kanya, parang kape. Umiinit. Umiinit siya. Kahit na may chiller kami, hindi niya kaya talaga ang init ng Manila. Talagang kapag... So nakakatulong itong styro, Doc? Somehow, nakakatulong. Pero... Hindi pa rin. Hindi pa rin. So, yun yung mga maraming mga... Marami kami mga in-experiment na hindi masyado nag... Ano? Nag-work. So, ang ganda. Doc, kumusta yung ano? Kasi, i-mention mo yung mga limitations mo. And it applies to other growers dito sa lowland, Manila or other lowland areas. Paano kayo nagko-compete or with the highlands naman? Kasi of course sila may limitations din sila, but paano yon? Yung limitations ninyo, nagiging advantage ba ng mga taga highland yan? Medyo masama yung ano namin. Actually, nagiging advantage ng mga lowland kapag may bagyo. Kapag may bagyo, available kayo. Kasi available kami. Tsaka, mahal. Mahal ang leto sa highland. So, pag ganun, pwede kami magtaas. Or, pwede namin i-maintain yung presyo namin na gusto namin. Pero kapag halimbawa, walang bagyo, nakakarating ng maayos yung mga galing norte. Oo. Or galing sa mga silang ganun. Yun, mababa talaga presyo ng ano, ng lettuce. Naapektuhan. Yes, naapektuhan. Sometimes gumagawa na lang kami ng paraan para ma-dispatch. Para maano, siguro kahit na hindi kumita, mag-break even lang. Mga ganun. Ganun yung ginagawa. Gaano kadalas siyang ganyang problem, Doc? Yung kailangan mong magbaba talaga just to compete. Nangyayari talaga yung siguro mga ano, twice a year. Twice a year. Pero sa ano lang naman. Summer? Mga, during summer, no? Summer, malakas. Kasi... Summer, malakas. Kasi konti makapag-produce dito. Konti yung mag-produce. Mainit kasi sobra. Oo. Yun. Pero siguro, ang advantage lang namin siguro ng mga grower dito sa Manila is yung freshness ng ano namin, ng produce namin. Yun yung hindi mabibit ng bagyo. Kasi kami kapag ano hinag-order sa amin, i-harvest namin lang. Doon pa lang namin siya i-harvest. Doon namin siya ipapa-deliver. Hindi katulad ng highland. Siyempre, marami ng ano, marami ng pinagdaanan. Biyahe, yung ano, 'di ba? So yun. Kaya yun ang masasabi ko na advantage ng ano. Pero kapag pagka ganun, yung ibig ko sabihin, yung mga compete sa highland, mas mabenta kami mga tag-ulan, mga ganun. Mas mabenta kayo? Mas mabenta. Kailan naman ang mas advantageous sila sa inyo during summer? Siguro during ano, during nung summer malakas ang summer eh. Hindi ko alam kung bakit, kasi hindi ko alam kung dahil ba mainit din sa Baguio or ano, or dahil siguro nahirapan din yung mga ibang grower dito sa Manila tsaka nearby provinces na mag-produce ng lettuce. Hindi ko alam kung ano, pero malakas yung summer. Siguro mahina sa amin Pasko. Medyo humina. Malakas ang demand ng ano, ng dami rin supply. Madami ang supply kasi madami favorable ang ano, favorable ang climate. So doon talaga pumapatak na nakikita ko, siyempre nagme-member din kami sa mga groups. Mga 40 pesos isang kilo. Siyempre, yung ganitong lettuce, hindi mo naman pwede ibenta ng 40 pesos, 'di ba? So parang nakakadismaya naman 'yun na ano. So yun. Tsaka isa pa siguro advantage ng ano ng mga grower natin ngayon, mga hydroponic growers natin. Medyo nag-ano na kami. Lumayo na kami sa common na lettuce. Kasi gusto namin na syempre naghahanap din kami ng market. So that's the way para ma-differentiate mo yung sarili mo to other hydroponics growers also, para hindi ka mag-compete sa kanila. I think lahat ng hydroponic growers same lang kami na ginagamit na seeds. Okay. Yes. Kasi yung mga seeds na lumalabas ngayon, yung mga imported na seeds, talagang
suited na rin sila sa lowland. Tsaka hindi sila kamukha nung ano, highland. Magkaiba talaga? Magkaiba. Bakit ka naapektuhan wherein yung highland crops, iba yung market nila eh. It's more the traditional market sila eh. Going to the bagsakan, bibilhin ng mga institutional buyers from the bagsakan. Yun yung market nila eh. Pero you said kanina, ang market mo direct to your customers. Paano yun? Ba't ka naapektuhan in terms of pricing? Eh, may sarili ka namang market. Kasi lettuce is still lettuce. Kahit sabihin mong premium yan, kahit na anong pakilala mo pa dyan, lalo na yung mga institutional buyers, hindi na masyado nagmamatter yung ano, yung... It doesn't matter to them. Walang, unless... Paano mo grinow? Yes. Wala. Oh, lettuce is lettuce, yes, nga, so, sabi niyo. Lettuce pa rin yan. Oh. So, syempre, nag-ano rin sila katulad namin na presyo. So, pibili talaga sila na mas mura. Pero meron, dumadami na rin yung mga customers na nakaka-recognize ng what is a, kunwari, ganitong klaseng lettuce, Frizzy Salanova. So medyo mahirap siyang hanapin sa market. So na-recognize na nila yan. So yun yung binibili. Kahit naman na, ano, naapektuhan kami ng bagyo. Ng bagyo. Hindi naman kami totally talaga na zero. Still marami pa rin naman bumibili. Marami pa rin naman bumibili. Doon sa, ano sir, sa level mo, are you the biggest? Biggest? Right now? Mga hydroponics? Hindi ko sigurado sir, kung kami yung pinakamalaki. Pero nandun kayo doon sa mga... Siguro po. Nandun po kami. Medyo una, gusto mo maging malaki. Pero ngayon parang stop muna. Huwag muna tayo mahirap, medyo humihirap na, mahirap na 'yung ano. Mahirap i-absorb 'yung mga pag nalugi ka, sakit sa ulo. Lalo na kapag napeste. Makita mo talaga sira, buo sira. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi sacrifice. Nangyari na rin sa amin 'yun. Na napeste kami. Imbis sa gumamit kami ng chemicals, hindi, tanggal na. Tapos sterilize. Oh, tapos sterilize. Then plant again. Pero sabi mo kanina, Doc, because malaki yung demand, tapos adami nag-aanap sa'yo ng ibang crops, ganyan. So gusto mong, iniisip mo na mag-expand. And yet, meron ka rin reservation na, oops, medyo hinay-hinay. Paano mo binabalansa yon? Expand or dahan-dahan? Dahan-dahan. Bago siguro mag-expand uli or bago may modification, dapat talaga pag-isipan. Honestly talaga yung mga iba dito, medyo hindi ko napag-isipan ng mabuti. So, pero doon ako natututo. Yung nga lang masakit. Masakit sa bulsa. Madami, sir. Madami yung ganun. Madami. Madaming mga error na hindi pala nag-work yung ganito. Yun. Pero ngayon, kung titignan mo yung farm mo ngayon, parang sino magsasabing marami kang dinaanam mali. yan yung resulta ng mga kamalian. Pero still, marami pa rin pagkakamali up to now na dapat na i-improve. So continuous learning, continuous hindi talaga natatapos ang kumbaga learning sa Pero so far, ano yung biggest learning mo na why ngayon ganito kaganda at kalaki yung business mo? Learning. Marami kang matututunan sa ganitong klaseng negosyo. Marami kang matutunan na technical. Marami kang matutunan na paano mag-alaga ng halaman. Marami ka rin matututunan sa sarili mo. Marami ka rin matututunan sa ibang tao. Yung kapag ka lumaki ka na, nagkaroon ka na ng employee, hindi mo na kaya i-manage to lahat. Doon papasok yung kailangan. Marunong kang mag-manage ng tao. Marunong kang
makisama. Ito yung sinasabi mo, matututunan mo sa sarili. Yes, mo. Marunong ka matututunan sa sarili. Be patient. Hindi, huwag ka magmadali. Pag-isipan mo yung mga pag-isipan yung mga gagawin mong desisyon. Mm-mm. Yung mga ganyan. Gano'n kayo, ano yun, Doc? Hindi mo naiisip na from your profession, pathologist, doctor, to a, dito sa, ako, dito sa farming mo, gaano ka, hindi sumasagi sa isip mo? Hindi. Na, never. Never siyang sumagi sa isip ko na magkakaroon ako ng, ay, sumasagi siya sa isip ko na magkakaroon ako ng farm someday pag-retire. Napaaga. Pero hindi ko plinano na mag-business. Mm. Ano ko lang dati na iniisip ko lang na masarap siguro tumira na lang sa farm, meron kang sariling produce, kakainin mo yung produce mo. Mm-mm. Ganun lang. Pero hindi yung ganito na commercial. Okay. Commercial type. Dahil nasa commercial ka na, naiisip mo ba na, of course, ang daming problema, diba, Doc? So, naiisip mo ba na tama ba yung ginawa mo, na pinasok mo pa to, o no, tuloy-tuloy ko na lang sa paging doktor? Honestly, talaga naiisip ko yun. hindi kung sasabihin ko na hindi ko naisip yun, niloloko lang kita. Pero honestly, pagka mga may mga mahihirap na situation talaga, lalo na yung mga pangit yung growth ng halaman, okay, tapos nagkaroon ng insekto, nasira lahat, yun, o kaya dati summer, nasunog lahat, nag-stop yung chillers namin sabay-sabay, nasunog lahat, so lahat sinacrifice namin. So yun, naisip ko talaga na tama ba itong napili ko, pero naisip ko naman doon pumapasok yung ano eh, yung gusto mo yung ginagawa mo. Okay. So, kaya hindi lahat ng ano tao, o hindi lahat ng, hindi ito para sa lahat. Gusto lang pumasok sa, gusto ko, easy money, pasok ako dyan. Uh-huh. Hindi. So, totoo na malaki ang potential nito in terms of mga business growth, itong farming. Pero, dapat nandun yung ano mo, gusto mo. Ako Red. Kasi kahit na nalulugi, iniisip ko pa rin yung, ano kaya susunod ko itatanim? Parehin. O kaya, paano kaya ma-improve to? Mga ganun ba? Mm-mm. Or ganun yung ano. Gusto ko kasi talaga ng halaman. Pa ako mag-medicine, mag-halaman. Mahingilig ka talaga sa halaman. Oh. Doc, ano, na-mention mo na dumating ka doon sa punto na kailangan mong tanggalin lahat and start from scratch, from zero. Ano? Gaano kalaking pera ang nasasayang doon sa pagdumating ka sa ganung klaseng sitwasyon? Malaki. Imagine na lang na ano to, kunwari ito, buong ito, 12,000 yung heads. Tapos ang seeds ng lettuce ay pumapatak na 2 pesos each. 24 na. 24. Then nangyari 'yon ganitong age na, 4 weeks, 4 to 5 weeks, nagpaandar ka na ng pump ng 24/7, nagbayad ka na sa tao mo, ng mga tao mo, nagbayad ka ng saldo, 1 month, nagbayad ka na ng kuryente sa chillers, ng fertilizers, ng tubig, so almost siguro mga 80,000 per greenhouse. Ito lang yun. Itong... Yes. Itong... Buti na lang, hindi naman sumasabay sila. Hindi naman. Yun ang advantage ng hiwi-walay. Oo, yun ang hiwi-walay. Dito, ito minodify ko po ito eh. Ilang taong ka na, Doc? 42 po. 42? Walang bata pa. Magtatagal ka pa sa profession. Kasi dati ito po, nakalagay dito cucumbers. Maganda po ang cucumbers, kaso nga lang prefer namin talaga na mas ano muna, makuha muna namin yung nagastos po namin dito.
Nagbabawi ka pa, Doc, hanggang ngayon? Babawi? Opo. Hindi ka pa nakaka... Ano, ito po kasi natapos na po to, ano lang eh, 1 year ago eh. Tsaka marami po kami minodify na ano. Yun ang magastos yung modify. Yes. Actually, yun ang ano, magastos modify. Kaya, ang ano ko talaga, sa mga gustong mag ano, mga gustong mag-enter sa ganitong negosyo, dapat talaga mag-start ka muna as small. Small. Then gradual yung paglaki. Hindi yung bigla na ano. Mm-mm. Kasi yun nga, masakit. Maraming pag small, mas mabilis mag-recoup ng puhunan? Hindi rin siguro dahil or hindi ganun kalaki yung exposure mo. Hindi yung risk mo, kumbaga yung mga marami ka kasi matututunan ng mga pagkakamali. Mm. Kahit na yung mga siguro yung mga professional na gumagawa ng mga greenhouses, hindi lahat ng mga ano nila is okay. Mm. So, kami meron kami mga natutunan na on our own na nag-suit sa amin. Mm. So, hindi talagang meron ka talagang matututunan na para sa iyo lang, na hindi mo siya matututunan dahil tinuro ni ganito, ni ganyan. Mm-hmm. So, yun. Kaya pagka nag-ano kasi, pagka nag-start ka ng ano ng small, doon mo matututunan yung mga pagkakamali. Mm-hmm. Para kapag malaki ka na, alam mo na. Habang nag-aaral ka, yes, small mo na. Mm-hmm. Attend ka ng mga ano, nod ka ng ano, ng mga lecture. Yan. Yung, kung mapapansin nyo, ito, natutunan ko to sa Rikes One. Ito. Yes. And then, paano to? Habang lumalaki, you naglalagay ka ng distance? Hindi. Ideally, dapat ganun eh. Kaso nga lang, hindi. Oh, ililipat mo siya. Ililipat ko siya. So, nag-start muna siya dito. Start muna siya rito. Nursery. Mm-mm. Then, kapag na-vacate na siya, lipat na namin lipat siya dito. Then, kapag na-vacate na ron, lipat na doon. Kumbaga, by this, ano, this method, kaya mong increase yung production mo kahit na same lang yung, ano, same lang yung laki mm-hmm. ng greenhouse mo, kaya mo siyang i-increase. Kasi doon, pagka nilipat mo na to doon, medyo malaki na, konting time na lang eh, harvest na eh. Alis na rin siya. Alis na eh. So, yun. Kaya kailangan mas dense dito. Yes, mas dense. Abang maliliit sila. Ideally, dapat talaga nakahiwalay ito. Another greenhouse. Yes, dapat ideally. Natutunan ko yun sa dalat. Sa dalat na, ano, na, tawag dito, na lecture kay ano, Rexman. Oh. So, Rexman lahat yung seeds mo? Yes, Rexman. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.